Magandang araw po ulit sa inyong lahat at welcome po ulit sa aking channel. Sa video po natin ngayon ay i-share ko din po sa inyo yung isa pang master na nag-demo doon sa event sa Formosa Bonsai Garden. Siya po si Master Peter Makasiep. Isa po siyang Pinoy na nakabase sa Amerika. Siya po ay isang bonsaiista na ang forte niya po talaga yung mga maliliit lang na size na bonsai. Tara po, samahan niyo po ulit ako at ipapakita ko po sa inyo kung paano siya gumawa. So dapat anything above 8 inches, ito pwede, madi-disqualify mo. Hindi pa gun show. Okay. Yeah, science. Pero, pag ang ginawa nila, from 8 inches up to 10, but here in the Philippines, you're gonna do it from 80 to 10. But anything other than that, you're gonna have to get rid of it. Now, when you have the tree with all this movement, you are very lucky. Yes. With all this tree right here, it's probably wired correctly. How it's going to be mastered. 8 years old. You start? Remember, every single tree has a dollar sign on it. Because more than likely you're going to yourself. So why twist? With one twist, where you can make a lot of money by making more twists, right? They say if you only put one twist, siguro, 500 peso, di ba? And then, you do more, it's easy, right? By going the other way around. And when you press, you walk your finger towards the end. So how much go? So actually this is your break. So you go like this and then you press. So it gets longer and longer. You can actually do this on any kind of tree. Para lang ma-exercise yung finger nyo. And also, yung aking ginagawa, the spring wire. Diba? Yeah, combination of the two. Let's say you're looking at Papa. Thank you.
Para pag tinwis mo, umisa sa mag-iwan. Ah, yun lang niya, bro. Kaya pag inintindis mo ito, pag itong tinan mo, hindi pa pwede, right? Ito ang balitin. Thank you. Like you. Ito, kankol, ba? Kaya, kasi kaya naman, tinanggal ito para madaling buhay. Bago mo sa sari, panisar, dapat lagyan mo na lagi. Hindi, pag nag-grow na. Pag nag-grow na. Pag ito, pag tinanggal ko, may kuha na siya, may root. Then pwede mo ganyan bago mo itanim. Normally sa mga China, Taiwan, ganun ang ginagawa nila. Matatanda. Tanggalin mo talaga sa spot. Kasi kung nakapat kanyang kalalim, hindi nandito ang angkoy, hindi pusto. Kaya kuminsan, bago mo i-repat, ganun, may kwan, let's say, nandiyan ang tatanggalin ko, and then saka ko tatanggalin na laban mo doon saka ko ilalagay, pero hindi ko ang tumulang. So, syempre, ganyan ang plan mo, di ba? Di ba? Eh, may isa ka pa. Ngayon, gusto mong baliktarin. Kasi, di ba, ganyan. Ngayon, gusto mo ito, gano'n eh, gusto mo doon naman sa kabila. Hindi dapat mag-talks ka rito para mabaliktad yung face. Oo, oh, mabaliktad yung face. Saka siya. Ah, okay. Kasi, pag gano'n mo, baka maglalakad yan. Baka mabaliktad. Diba, baliktad na siya? Kasi, And then, pag medyo okay na, ilan doon na pwede mo rin gano'n. Kung bago mo sa randang tanim na cuttings, ano ba yung maganda na ililim mo na? Kailangan yung sa ilalim ng kwan. Shaded siya, shaded. At saka lagyan mo ng bag. Para kwan siya, parang kumbaga sa kwan yung humid. Pang rock yun. Oo. Pero huwag mo ilagay sa sun kasi otherwise maluluto. Sir, so mo makaoy. Yun lang po para sa video natin ngayon. Sana po ay nag-enjoy kayo sa panunood. Kung nagustuhan nyo po itong aking video ngayon ay paki-like na lang po bilang suporta.
At yung mga hindi pa naka-subscribe sa aking channel, pa-subscribe na lang din po. Pakipindot na rin yung notification bell para updated kayo lagi sa mga latest videos na i-upload ko. Muli po ay maraming salamat sa inyong panunood at happy bonsai po sa inyong lahat.